Gusto mo ba ang mabawasan ng iyong timbang? Meron tayong gamot para dyan. Hindi mo kailangan ng reseta. Ito ay ang Orlistat, ang nag-iisang over-the-counter na anti-obesity drug. Ito ay talaga namang epektibo kapag isinubay sa tamang pag-diet at exercise. Ang labasa dyan ay kailangan mo na mahati-hati para lumiit ng todo upang mapunta sa sirkulasyon. Hinaharang ng Orlistat ang pinakasangkap sa pag-breakdown ng taba ng pagkain, kaya ito hindi nakakapasok sa sistema at pagkus na lalabas sa pamamagitan ng pagdumi. Taba lamang ang hinaharang madigest nito, mga 25%, kaya ang calories o ang unit ng pagsukat sa enerhiya ay hindi nagagalaw. Ang pag-inom ng Orlistat ay 60 mg o 120 mg capsule 3 beses sa isang araw bago kumain. Mahirap ma-absorb ang mga fat-soluble na mga vitamina tulad ng vitamin A, D, E, at K kapag uminom ng Orlistat. Kaya ang iba ay ina-advise mag-take ng vitamin supplements, pero hindi sa kaparehong oras sa pag-inom ng Orlistat. Dapat may agwat na 2 oras o pataas bago o pagkatapos ng Orlistat. Eto pa, hindi lamang supplements ang pinagbabawal isabay sa pag-inom ng Orlistat, kundi pati ang mga gamot na levothyroxine at cyclosporin. Ang levothyroxine ay gamot para sa mga may hypothyroidism o yung mga nagkukulang sa thyroid hormone. Ang cyclosporin naman ay gamot para sa mga pasyente na sumailalim ng organ transplant. Tinutulungan ng cyclosporin ng katawan, humina ang immune system para hindi maatake ang organ transplant. Parehong gamot na ito ay hinaharang ng Orlistat ma-absorb sa katawan, kaya napabawasan ang silbi ng mga ito. Kaya kung may gamot ka na levothyroxine o cyclosporin, paglaan ka ng hindi bababa sa 4 oras na agwat bago o pagkatapos uminom ng Orlistat. Para lang sa ganon ay iwas komplikasyon. Ang mga sumusunod ay mga brands ng Orlistat na meron tayo sa bilihan. Senical, Less of Fat, Parex, Sandos. Huling paalala, ang Orlistat ay pinagbabawal sa mga buntis at mga nag-breastfeed dahil natunayan na ito ay nakakapahamas.